Good day! So, welcome back sa aking YouTube channel. And today's video, meron tayong panibagong video lesson. Actually, itong topic natin na to ay na-mention ko na sa aking mga unang naging videos. Kaya, nabibigyan lang natin siya ng emphasis for today. Okay, kasi ito ay part ng ating module dito sa SDO Malabon. So, kasama siya, isa siya sa mga SLEM ng aming module sa mathematics. So, bibigyan lang natin siya ng emphasis for today. So, ang topic natin ay the vertex and the axis of symmetry of the graph of quadratic functions. So, alam naman natin na pag sinabi natin vertex, yan yung ang gitnang point or turning point ng ating parabola. So, siya yung pinaka-center point na pwede siyang minimum point or maximum point ng ating parabola. Depende kung ano ang opening nito. And yung axis of symmetry natin, alam din na we all know, na-mention ko na din yun sa nauna kong video, na yung axis of symmetry is the point dun sa ating vertex wherein it divides the parabola into two equal parts. So, bigay tayo ng example. How are we going to determine the vertex and the axis of symmetry? So, before that, i-recall lang natin yung dalawang form ng ating quadratic function. It can be in the vertex form. And sa vertex form natin, this is very useful kasi titingnan mo pa lang yung quadratic function in vertex form, makukuha mo na kaagad yung iyong vertex dito. So, ang vertex natin here represents HK. Kung ano yung magiging value ng H mo dito, yun yung H mo sa vertex mo. At kung ano ang K mo dito, yun ang K ng vertex mo. And then, yung isa natin standard form, kung mapapansin nyo dito sa standard form natin, walang HK dyan. Okay? So, therefore, ang vertex natin can be determined using this formula. For H, ang gagamitin natin ay negative B over 2A. And then for K, ang gagamitin natin ay 4AC minus B squared all over 4A. So, kukunin mo lang yung value ng A mo dito, A, then yung B mo, at saka yung C mo, and then sa-substitute mo na siya dito sa formula ng ating vertex. Ito ay gagamitin mo kapag ang quadratic function mo ay naka-standard form. Pero kapag ang quadratic function mo naka-vertex form, simple lang yan, kukunin mo lang yung H at K mo, wala ka nang kukompute. And then yung axis of symmetry natin, that is the point X, kung ano ang value ng H mo, ng H mo sa vertex mo, yun ang value ng axis of symmetry mo. Okay po, so let's have example. Find the vertex and the axis of symmetry of y equals x squared plus 1. So, yung ating given quadratic function, it is in standard form. So, dahil naka-standard form yan, wala kang h, wala kang k. Para makuha mo yung vertex mo, you need to get the value of a, b, and c muna. So, ang a natin dito ay 1. O, yung 1 nandyan, katabi yan ng x squared. Okay, dito ha, imaginary 1. Ang b mo ay 0 kasi wala ka namang linear term. And then, ang c mo ay 1. Yung c, ito yan, yung constant mo. Okay. After nyan, okay, kukunin natin yung vertex. So, dahil wala namang hk dyan, gagamit tayo ngayon ng formula ng h at ng k. Okay? So, huwag kakalimutan yan. So, una na, and then yung axis of symmetry, kung anong value ng h mo, yun ang value ng x or the axis of symmetry. Kunin muna natin ngayon yung h. Okay? So, ayan, sabay-sabay na pala sila dito. So, yung h mo, negative b, that is negative b over 2a, substitute ka lang. May negative talaga sa labas. So, ang b mo ay 0. So, palitan mo yung b ng 0. Ito yung 0 mo. So, dito mo siya ilalagay kasi siya yung b. Over 2 times your a is 1. 2 times 1. And then, dito naman kay k, ito yung k. Formula ng k mo. So, substitution lang ulit.
4 × 1 × 1, your A is 1, your C is 1, minus your B is 0, 0 squared. All over 4 times A, your A is 1. Then simplify mo, negative 0 divided by 2 times 1 is 2, 0 over 2 I 0. So your K is 4 times 1 times 1 is 4, minus, ayan, minus 0, 4 is 4 pa din over 4. So 4 over 4, K is 1. Therefore, ang vertex mo ngayon ay 0, 1. So ito yung H mo, mauuna lagi yung H, and then yung K mo yung sunod, 0, 1. Yan yung vertex. Bawal pong magkabaliktad yung H at saka K. Hindi mo pwedeng unahin yung K at ipahuli mo yung H. Palaging mauuna yung H bago yung K. And then, kung ang axis of symmetry mo ay C, 0. Kasi ang value ng H mo or ng I, 0. And the value of H will be your axis of symmetry or your X is equal to 0. Okay, so ang graph niyan, ganito. Ito yung magiging itsura ng graph niyan. So, since ang vertex mo ay 0, 1, so wala kang value ng X, 0. So, therefore, along y-axis ang iyong parabola or graph. So, we have here, this is your 1. 0, 1, and then dito ka ngayon magko-construct ng parabola mo. Okay? And your parabola opens upward kasi yung A mo ay positive 1. Okay, so your vertex here is at the minimum point of the parabola. Next example. Okay, so dito, yung next natin na example, may given graph na. So, i-identify mo sa graph yung vertex at axis of symmetry mo. So, ito yung graph natin. O, madali lang yan, class. Yung bawat point or bawat intersection ng mga lines dito is equal to 1 unit yan, okay? So, ang vertex natin ay, ito yung pinakagitna, okay? So, una nating kunin yung point mula kay x-axis. So, this is 1. Yung vertex mo ay nasa bandang 1. And then, for y naman, ito ay 1, 2, 4. So, sa y naman, siya ay nakatapat kay 4. Okay? So, ang h mo ay 1, ang 4, ang k mo ay 4. So, dahil yan ay napababa, mula kay 0 pababa, negative 4. So, we have 1, and then negative 4. Okay? And then, ang axis of symmetry natin ay 1. Kasi itong yung vertex ay nakatapat kay positive 1. So, ang parabola natin dito opens downward, meaning to say, ang A nito ay negative. Ah, ito naman. Find the vertex and the axis of symmetry of y equals quantity x plus 2 squared minus 1. So, ito very easy lang to kasi ang given natin dito ay naka-vertex 4. Dahil naka-vertex form to, kukunin lang natin yung value ng h at saka ng k. So, ang h natin ay ito, ang k natin ay ito. Pero, kung matatandaan ninyo, ang h natin ay, ang form ng h natin dito ay negative h. Okay? Negative h yung form ng ating k dyan. So, yung h, I mean. And then, yung k natin ay positive k. So, dun sa K, wala tayong magiging problema dito. Since positive yan, kahit mag-negative yung nandito sa ating given quadratic function, yun pa rin yung susulat mo as is. Pero sa H, ibang kaso po yun. Okay? Kapag positive ang nandito sa given quadratic function mo, magiging negative yan. Pero kapag yan ay negative, as is pa din yung isusulat mo. Ano ba yung sinasabi ko? More of you, ang iisipin nila, baka ang h nila dito ay 2. Hindi po. Kasi ang vertex natin, ayan na yung vertex form natin, ang h natin is negative 2. Kasi negative talaga yung nandito sa ating
vertex form. Okay po. Kapag ito ay minus naman, x mabawa, x minus 2, magiging positive siya. Okay po. And then, ang k natin ay negative 1. Ito yung negative 1 natin. So, therefore, ang vertex natin ay negative 2, comma, negative 1. And the axis of symmetry or x value ay negative 2. So, that's it. I hope meron kayo naintindihan dito sa ating video. And kung kayo ay nalilito, pwede nyo namang balik-balikan ito. And also, huwag nyo na rin kakalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel. That's it. Bye-bye!